ito ang Tinig ng Pag-asa, isang palatuntunan sa radyo na nagsasabing si Jesus ay muling darating, tiyak na darating, at malapit nang dumating. Kaya kaibigan, kumandatan siya sa lubunin. Maligaya at puno ng pag-asang pakikinig mga kaibigan. Ako pa rin po ang inyong lingkod, Lou De Los Reyes, ang inyong kaibigan dito sa Tinig ng Pag-asa. Tayo pong muli ay magsama-sama sa isang oras ng talakayan tungkol sa pagpapanatiling matatag ng ating relasyon sa loob ng sambahayan at pagtuklas ng pag-asang nagmumula sa salita ng Diyos. Kami po ay patuloy pa rin namimigay ng mga aklat-aralin sa Biblia. Kung nais niyo pong makakuha ay maaari po kayong tumawag o mag-text sa 0917-1742-777. Inuulit ko po, 0917-1742-777. O kaya naman sa 0968-853-6607. 0968-853-6607. At ang atin pong toll-free number, i-dial lamang po ang 1-800-132-20196. 1-800-132-20196. At ang atin pong Facebook page, magtungo lamang po sa www.facebook.com/awrluzonphilippines o magpadala ng email sa connect@adventist.ph. Kung kayo naman po ay nagnanais ng ating mga readily available na Bible study guide, maaari po kayo magtungo sa bibleschools.com/centralluzon. Sa buhay pamilya, tayo po ay pangungunahan pa rin ni Ma'am Josie Calera sa pagtalakay pa rin po sa ating paksang Our Heaven's Treasures. Sa pag-aaral naman po ng salita ng Diyos ay pag-aaralan natin ang ikatlong bahagi ng ating paksang Steward of Time. Ibigay po natin ang panahon kay Ma'am Josie para sa bahaging buhay pamilya. Isang magandang araw at mapagpalang oras po sa bawat isa sa atin, lalo na sa aming mga mahal na nanonood, nagsusubaybay at nakikinig po sa ating istasyon dito po sa ating AWR Manila, Tinig ng Pag-asa. Nandito po ulit ako at gusto ko pong iparating ang aking pangungumusa sa ating mga magulang, mga nanay at tatay kasama ang kanilang mga anak sa kanilang mga tahanan. Nawa ang pag-ibig ng Diyos ay nag-unite sa bawat pamilya at randam po ninyo ang presensya ng Panginoon sa inyong pang-araw-araw na buhay. Gusto ko pong iparating din po ang aking pangungumusta sa ating mga leaders ng Adventist Children's Ministries at ganun din ang ating music ministries leaders sa buong teritoryo ng ating North Philippine Union Conference. Saan man kayo ngayon, ano man ang ginagawa ninyo, nawa maramdaman ninyo na nandito po ang inyong lingkod at alam niyo po, palagi ko po kayong pinapanalangin at ang Panginoon po ang magbibless sa bawat isa sa inyo. Sa ating pagtatalakay ngayon, ay itutuloy po natin alamin ang iba't ibang mga pamamaraan pa. Actually, maraming paraan na pwede natin i-ensure ang ating mga anak sa kanilang pananampalataya kasi wala namang ibang kayamanan na madadala natin sa langit na bayan kundi ang mga batang ito. Tayo pinagkatiwala ng Panginoon na alagaan ang mga ito, sanayin, turuan, kaya to the best that we can, we will do according to God's will. Dahil ang purpose ng Panginoon ay bago siya dumating, handa ang mga batang ito at sila po ay makakasama natin sa langit na bayan. Since day one, ay napag-usapan natin na ang mga challenges, mga hamon natin ay hindi basta-basta. Napakahirap po ang ating buhay bilang magulang or bilang leader or teacher sa mga bata ngayon kasi ang ating kalaban ay technology. But since they are in the technology, nandyan ang ating gabay 24/7, hindi pwedeng walain natin sa kanila ang technology kasi dito po sila namulat. So ang kailangan natin ay talagang nandyan tayo gabayan at hindi po tayo hindi po natin ma-overlook ang kanilang pangangailangan, lalo na sa kanilang spiritual na buhay. At napag-alaman natin na ang mga organisasyon na tutulong para sa paghubog ng mga
batang ito ay ang ating tahanan, kasama ang iglesia, ang ating mga churches, at ganun din ang ating mga paaralan. So itong tatlo ay napakahalaga po para ma-mold, ma-shape ang values ng ating mga anak at hindi lang values kundi yung direction talaga nila na nasa tama ay magagabayan natin. Tulong-tulong po ang ating tahanan, ang ating iglesia at ang paaralan. Now, let's have the church na kung saan ang church ay malaking pag-asa sa ating mga anak ngayon, no? Kailangan natin paigtingin pa ang ating mga activities na ini-offer natin sa ating mga anak. Paigtingin pa kung ano man ang pwede nating magawa para sa mga batang ito. Kasi ang church ay isang matibay na support para sa ating mga magulang. Sabi ni Michael Horton, isang author, sabi niya, "The church is not just where disciples go. It's the place where disciples are made." So, we proclaim that we are all disciples of Jesus. Lahat tayo ay disciples ng ating Panginoon. Ang iglesia daw ay hindi lamang isang place na kung saan pinupuntahan ng mga disciples ng Panginoon, kundi ito ay isang lugar din na ma-mold, ma-shape, masanay ang isang individual para maging disciple ng ating Panginoon. So, napakahalaga ang church, mga kapatid, mga kaibigan at mga magulang. Huwag po nating i-overlook, basta lang pupunta sa church, kundi dapat pagdating ng ating mga anak sa ating iglesia, ay may reinforcement, may activity. That's why in our church, we have our Children's Ministries Department. Para sa ganun, ay mayroong isang departamento talaga na titingin at magbibigay ng mga pangailangan ng ating mga anak sa kanilang spiritual na buhay. So remember, the church is not just where disciples go. It's the place where disciples are made. Buksan po natin ang ating mga Bibles sa aklat ng Luke chapter 18 verse 16. According to New International Version, ang sabi dyan, "But Jesus called the children to him and said, 'Let the little children come to me and do not hinder them, for the kingdom of God belongs to such as these.'" Kasi prior to this text, nakikita ng Panginoon na ang mga disciples mismo ang humaharang doon sa mga bata. Na yung mga magulang, dala-dala ang kanilang mga anak para ilapit nila sa Panginoon. But then here came the disciples at sila ang humarang sa daan. Sabi nila, "Huwag ninyong disturbuhin ang Panginoon dahil pagod." Pero nung marinig ng Panginoon na nandyan ang mga bata at narinig ng Panginoon yung sinabi ng mga disciples, he stood up and said, "Huwag ninyong harangan ang mga batang ito. Do not hinder them, for the kingdom of God belongs to such as this." At according to Desire of Ages 517, actually, na-mention ko na ito, pero gusto ko pong ulitin para ma-remind po tayo sa mga bagay na ito na talagang do not hinder these children to come unto me, sabi ng Panginoon. Ang sabi ng ating propetesa, when Jesus told the disciples not to forbid or not to hinder the children to come to him, he was speaking to his followers in all ages. Sino-sino po itong mga followers na ito? Ang ating mga opisyalis sa church, mga pastors, mga helpers, and all Christians. And when we talk about Christians, it's you and I. So, dapat tayo mga members ng ating iglesia ay makita yung picture na sa ating pag-worship, sa ating pagpunta, at nandoon tayo sa ating mga iglesia, huwag nating kaligtaan na ang mga bata ay kasama natin sa pamilya. So lahat po ay dapat welcome ang mga bata at maramdaman ng mga batang ito na welcome sila sa ating iglesia. Kasi as what I have said a while ago, ang church ay hindi lamang lugar na pinupuntahan ng mga disciples, kundi ang
Iglesia ay isang lugar na kung saan imumold, iti-train, turuan para ang isang bata, isang kabataan o isang individual magiging disciple ng ating Panginoon. According to Adventist Home, page 279, the soul of the little child that believes in Christ is as precious in his sight as are the angels about his throne. They are to be brought to Christ and trained for Christ. So, napakaliwanag din na sa ating pagtuturo or pagbibigay panahon para sa mga bata, nandito po, they are to be brought to Christ and trained for Christ. So, napakaliwanag na ang mga batang ito ay dadalhin natin sa paanan ng ating Panginoon at sanayin, no? Dahil ang ating mission ay nurture na magkaroon po sila ng mabungang relasyon sa ating Panginoon. And we all know na ang primary disciples ay ang mga magulang, no? Na adult members ng ating iglesia. So kagaya ng iba na ang mga magulang, ibang magulang ay dapat din maintindihan na magkasama po, working hand in hand para sa welfare ng mga bata natin. Kasi ang anak ko o anak mo, anak ng iba, ay anak natin ng, at anak ng lahat. Dahil iisa lang po ang ating head of the family, church family, and that is Jesus Christ. So, sa ating matahanan, alam natin, primary disciples talaga ay ang mga magulang. So, ang alam natin na ang church ay reinforcement. Tutulong yan sa mga tahanan. Kaya, tingnan natin kung bakit primary disciples naman ang tawag ng ating mga magulang. Sabi ni Ezra Taft Benson, "Parents should not leave the training of children to others. The Doctrine and Covenants makes it very clear. It is the responsibility of the parents to teach their children. All other agencies are secondary." A while ago, sinabi natin na dapat ang ating mga churches ay child-friendly. Kasi nga, reinforcement, tulong, assistance sila sa mga tahanan. Kasi ang first training ground ay dapat ang mga tahanan. Kaya sabi dito, ang mga magulang, tandaan din po natin, marami kasi mga instances na pagdating sa church, iiwanan lang natin yung mga bata doon sa kanilang children's division, and then we will go to the big church, iwanan natin, and even without knowing their in-depth need para lalago ang kanilang pananampalataya. Then after ng kanilang Sabbath school lesson, pupunta sa big church, minsan nga ay hindi pa natin inaasikaso. So, kailangan ng mga magulang na tandaan natin na at tayo talaga ang prime, no, primary disciples ng mga batang ito. Kasi lahat ng mga binigay ng church and even the school are just secondary. The first, the prime, primary ay ang ating tahanan na kung saan tayo mismo mga magulang ang siyang mga teachers. Gusto ko pong basahin ang sabi ni Ellen White, Adventist Home, page 35. "Our work for Christ is to begin with the family, in the home. There is no missionary field more important than this." So kahit nandiyan ang ating mga churches, child-friendly ang ating mga churches, pero sa tahanan naman ay, nako, mahirap naman ang picture, ang relasyon between parents and children, mahirap din na mag-manifest ito or ang manifestation din ay hindi maganda. So kahit child-friendly ang mga churches, pero ang foundation naman sa tahanan ay hindi maganda, hindi din magkaiki. Kaya we are reminded, mga magulang, na sa tahanan pa lang, dyan sisimula natin ang lahat ng pagtuturo. Kasi dito sabi niyo, work for Christ is to begin with the family in the home. So tayo mga magulang, bago tayo maging busy, attending,
engaging with different activities sa church, nagkaroon tayo ng mga missionary outreach, dapat siguraduhin natin na ang tahanan muna, unang missionary field, ramdam ng mga anak at nakikita ng mga anak that they are also, or parents also, are reaching them first before they reach other people for heaven. At ang sabi pa, moving on sa kanyang sinabi, in the home, the foundation is laid for the prosperity of the church. Now, so, ang foundation talaga sa tahanan ay dyan basis, isa sa mga basis or foundations ng ating mga iglesia. Siyempre, kung masaya ang tahanan, masaya ang church. Kung hindi masaya ang tahanan, hindi din masaya ang church kasi na lumalabas yung hindi maganda, no, doon sa iglesia. Kaya maganda talaga na maganda na ang relasyon, masaya na ang taang pamilya sa tahanan. The influences that rule in the home life are carried into the church life. Therefore, church duties should be first begin in the home. So bago natin sila assign anuman ang kanilang pwedeng gawin sa mga iglesia, dapat sa tahanan pa lang ay na-practice na nila, nagawa na nila. Kung nag-enjoy sila sa tahanan, pagdating sa church, na-enjoy din. So dito po sa last ng ating statement from Ellen White sa Education, page 283, in the formation of character, no other influences count so much as the influence of the home. The teacher's work should supplement that of the parents, but is not to take its place. So napaka talaga, no? Yung parents talaga, napaka hirap or very challenging kasi nandyan ang church support agency, pero kailangan ang tahanan ay foundation sa lahat nating mga tinuturo. Lahat, bago natin sila ilabas at i-engage sa mga activities ng ating iglesia, tahanan muna ang siyang magiging training ground para sa mga batang ito. Maraming salamat po, Ma'am Josie. Kung kayo po ay may mga katanungan o nagnanais na makakuha ng mga libreng babasahin na aming ipinamimigay, tumawag lamang po o mag-text sa 0917-1742-777. 0917-1742-777. O kaya naman sa 0968-8536-607. 0968-8536-607. At ang ating pong toll-free number, i-dial lamang po ang 1-800-132-20196. 1-800-132-20196. At ang ating pong Facebook page, magtungo lamang po sa www.facebook.com/awrluzonphilippines o magpadala ng email sa connect@adventist.ph. Kung kayo naman po ay nagnanais ng ating mga readily available na Bible study guide, maaari po kayo magtungo sa bibleschools.com/centralluzon. Mga kaibigan, sa pagkakataong ito, tayo po muna ay makakarinig ng isang awitin. They never learn to fly, and like those birds, I've never found my wings. But Lord, your love released me so I could see the sky, and now my heart rejoices as I sing. Speak. Spirit brings, O Lord,
Maraming salamat po sa napakagandang awitin. Tayo po ay dumako na sa ating pag-aaral ng salita ng Diyos. Ang ating pumpaksa ay ikatlong bahagi ng Steward of Time. Ibigay po natin ang panahon kay Pastor Romy. Kumusta ka, kaibigan? Napakabuti ng ating Diyos. Ano pa't sa araw-araw kanyang pinaparanas ang kanyang dakilang pag-ibig, ang kanyang maraming pagpapala. Muli, narito ang iyong kaibigan sa teleradyo, Pastor Romeo Mangiliman, na nagsasabing napakabuti ng Diyos, kaibigan. Patuloy tayo sa ating serya na may kinalaman sa pagiging katiwala. At ating bibigyan ng pansin muli ang pagiging katiwala sa panahon. Ano ba yung sinasabi ng ating Biblia tungkol sa tayo ay katiwala ng panahon? Kaibigan, merong binanggit ang pantas na lalaki. Ang pangalan niya ay si Haring Solomon. Sa aklat ng Ecclesiastes 3:1-9, ang ibig sabihin ng Ecclesiastes ay preacher. Ang wika, sa bawat bagay ay may kapanahunan at panahon sa bawat bagay sa silong ng langit. Panahon upang isilang at panahon upang mamatay. Panahon ng pagtatanim at panahon upang bunutin ang itinanim. Panahon ng pagpatay at panahon ng pagkapagaling. Panahon ng paggiba at panahon ng pagtatayo. Panahon ng pag-iyak at panahon ng pagtawa. Panahon ng pagtangis at panahon ng pagsaway. Panahon ng paghahagis ng mga bato at panahon ng pagtitipon ng mga bato. Panahon ng pagyakap at panahon ng pagpigil sa pagyakap. Panahon ng paghahanap at panahon ng pagkawala. Panahon ng pagtatago at panahon ng pagtapon. Panahon ng pagpunit at panahon ng pananahi. Panahon ng pagtahimik at panahon ng pagkasalita. Panahon upang magmahal at panahon upang masuklam. Panahon ng digmaan at panahon ng kapayapaan. Anong pakinabang ang natatamo ng manggagawa sa kanyang pinagpapaguran? Kaibigan, maraming mga panahon ang binanggit ng pantas na lalaki. Tayo sa mundong ito ay naipanganak. At ang mga taon na kapag sila ay tumanda o kaya nagkasakit, maaaring sila ay magkaroon ng panahon na sila ay mamatay. Kaya maraming mga panahon ang binabanggit at katulad ng aking binanggit nung nakalipas sa ating pag-aaral, ginawa ng Diyos ang panahon at tayo ay katiwala ng Diyos. At bilang katiwala ng Diyos, steward, pagka pinag-usapan ng pagiging katiwala, ito ay may kinalaman sa relasyon. Ang Diyos ang ating manlalalang, ang Diyos ang ating provider, ang Diyos ang ating tagapag-ingat, ang Diyos ang ating kanlungan, ang Diyos ang ating tagapagligtas. Kaibigan, sa silong ng langit na ito, meron ba tayong pangangailangan na hindi ang Diyos ang nagbibigay? Ang sabi nga ng ating Biblia, ang Diyos ay nagpapaulan sa mga taong mabuti at sa mga taong masama. Ang Diyos wala siyang pinipili sa kanyang pagibigay ng pangangailangan ng tao. Ang Diyos ay hindi nagtatangi. Bilang isang katiwala ng ating Diyos, kaibigan, at bilang steward of time, at tayo ngayon ay nabigyan ng Diyos ng pagkakataon na ating siyang kausapin. Merong binabanggit sa ating Biblia sa San Lucas Kapitulo 21:36-37. Ito ang ating mababasa. Subalit maging handa kayo sa bawat panahon
na nananalangin magkaroon kayo ng lakas upang makatakas sa lahat ng mga bagay na ito na mangyayari at upang makatayo kayo sa harapan ng Anak ng Tao. Araw-araw ay nagtuturo siya sa templo, subalit sa gabi ay lumalabas siya at gumugugol ng magdamag sa bundok na tinatawag na Ulipo. Ang ating Panginoon, bagamat siya'y busy sa kanyang gawain, sa kanyang ministeryo, sa araw-araw, nagpapagaling, merong mga taong kanyang binuhay at gayon din, yung pangangailangan ng mga tao ay kanyang tinutugunan. Subalit kaibigan, kapag ang wika ay gabi, nagpupunta siya sa bundok ng Ulibo. At ang sinasabi ng ating Biblia na ang ating Panginoon ay palaging nananalangin sa kanyang Ama, because there is power in prayer, kaibigan. Merong kapangyarihan sa panalangin. At ang ating Panginoon, ako'y naniniwala nung siya'y nasa lupa, bagamat siya ay Diyos na nagkatawan tao, ang kanyang ginagamit na kapangyarihan ay galing sa Ama. Sapagkat kung kanyang ginamit ang kanyang kapangyarihan, sasabihin ng Diablo ngayon kung bakit ikay nagtagumpay ay sapagkat ginamit mo ang iyong kapangyarihan na bilang Diyos. Kaya nga, hindi siya maaring halimbawa natin sa ating araw-araw na pamumuhay. Sapagkat ang sinasabi ng Biblia, He was tempted in all points, and yet, hindi siya nagkasala. Maraming mga tukso ang ibinibigay ng kaaway, maging yung mga bato pinapagawang tinapay at pinapalukso ang ating Panginoon at sinasabing sambahin mo lang ako, ang lahat ng mga bagay nito ay aking ibibigay sa iyo. Pero ang ating Panginoon nagtagumpay sa mga tukso. Kaya sabi ng Biblia, sa lahat ng mga bagay, siya'y tunukso, subalit hindi nagkasala ang ating Panginoon. Bakit? Siya ay nananalangin palagi sa kanyang Ama at yung fresh blessing na yon tuwing umaga ay kanyang ginagawa ang nananalangin sa kanyang Ama, madaling araw pa kanyang tinatalaga ang kanyang sarili sa ating Panginoon o sa ating Amang Diyos sa langit. Anong sinasabi ng ating Biblia tungkol sa karanasan ng ating Panginoon? Siya ay isang Diyos na palaging nananalangin sa kanyang Ama, bagamat siya ay may kapangyarihan. Subalit ang kapangyarihan ng Ama ang kanyang ginagamit sa mga pagsubok na kanyang naranasan. Kaibigan, kung ang ating Panginoon, madaling araw pa siya ay nagpupunta sa isang lugar upang manalangin sa kanyang Ama, anong sabi ng isang manunulat na ang sumulat ng paglapit kay Kristo, ito ay sa wikang Ingles, subalit nasalin sa ating wikang pambansa sa mahigit na 150 languages and dialect ay naisalin ang aklat na ito. Ang sabi sa atin, ang ginagawa ng ating Panginoon sa araw-araw sa kanyang ministeryo, ang wika sa atin, sa page 95 sa Tagalog version, italaga mo sa Diyos ang iyong sarili sa umaga. Iyan ang kauna-unahang mong gawain. Ganito ang iyong idalangin, tanggapin mo ako, O Panginoon, na iyong iyo. Inilalagay ko sa iyong paanan ang lahat kong mga panukala. Gamitin mo ako sa araw na ito sa paglilingkod sa iyo. Manahan ka nawa sa akin at maging kasang-ayon nawa ang iyong kalooban ang lahat kong gawain. Ito'y isang bagay na dapat gawin sa araw-araw, tuwing umaga, na italaga mo sa Diyos ang iyong sarili para sa maghapon. Isuko mo sa Kanya ang lahat mong mga panukala upang isagawa o pabayaan kaya alinsunod sa ipakikilala ng Kanyang kalooban. Sa ganitong paraan, araw-araw ay inilalagak mo sa kamay ng Diyos ang iyong buhay at dahil di ay
lalo at lalong mahugis ang iyong buhay para nga sa kay Kristo. Kaibigan, ito yung sinasabi na kung papaano ang ating Panginoon ay naging mapanalanginin sa kanyang Ama. Ito ngayon ang halimbawa na sukat nating tularan na tayo ay palaging makipag-usap sa ating Panginoon. Kapag ka sinasabing stewardship is relationship, siyang ating Diyos, siyang ating manunubos, siyang ating manlalalang, at binigay sa atin ang pribileyo na makausap siya. Kapag ka tayo ay nagbabasa ng banal na kasulatan, naayaan natin ang Diyos na mangusap sa atin. Pero kapag ka tayo nalalangin at ang Diyos ay nakikinig sa ating mga panalangin na taimtim, kaibigan, ang Diyos ay kanyang pinagkakalob sa atin ang pribileyo na tayo ay makipag-usap sa Kanya. Halimbawa, dumating sa iyong tahanan ang presidente ng ating bansa at ikaw kinakausap, hindi pa pribileyo ang kausapin ang pangulo ng ating bansa. Marahil sa bawat sandali, ito ay iyong ninanamnam ang kanyang sinasabi at pagkatapos ikaw ngayon ay may sinasabi rin sa kanya, kaibigan, hindi ba ito isang pribileyo? Eh ang kausap natin ay Diyos na mga Diyos, hari na mga hari at Panginoon na mga Panginoon, kaibigan. Kaya nga, it is a privilege na tayo ay manalangin sa ating Panginoon. At sinasabi pa sa atin, ito ang dapat nating idalangin at sabihin sa ating Panginoong Jesus o sa ating Amang nasa langit, ang Ama nating nasa langit ay naghihintay sa ating magbigay ng kapuspusan ng kanyang pagpapala. Pribileyo natin ang uminom ng marami sa bukal ng walang hanggang pag-ibig. Napaka pagtataka nga na bibihirang tayong manalangin, handa at nalalaman ng ang Diyos na makinig sa tayimtim na panalangin ng kaliit-liitan sa kanyang mga anak. Subalit, hayag na hayag ang malaki nating pagatubili na ipaalam sa Diyos ang ating mga kailangan. Kaibigan, nabubuhay tayo sa panahon ng wika na madilim. Ang sabi pa, ang kadiliman ng kasamaan ang nasa palibot ng mga hindi nananalangin. Ang mga tuksong ibinubulong ng kaaway ay siyang humihila sa kanila sa pagkakasala. Kaya kailangan nating kaibigan ang manalangin sa ating Panginoon. Halimbawa, ang ating Panginoon na tayo ay palaging manalangin sa Kanyang Ama. Isuko natin ang ating sarili sa Kanya. Maging sa Old Testament, yung mga banal na katulad ni Abraham, katulad yung mga naitampok na mga bayani sa pananampalataya, sila ay palaging nananalangin. Si Daniel, 3 times a day nananalangin sa kanyang Diyos na pinaglilingkuran, nakaharap siya sa Jerusalem at pagkatapos nananalangin sa kanyang Diyos. Bagamat nailagay ang kanyang buhay sa panganib, sapagkat nagkaroon ng utos na hindi dapat tumawag sa ibang Diyos, subalit si Daniel ay tapat sa kanyang Diyos. At bagamat siya napaharap sa panganib, ang Diyos ay iniligtas siya sapagkat siya ay lalaki na palaging nananalangin sa kanyang Diyos na pinaglilingkuran. At maging sa panahon ng mga alagad, palagi silang nananalangin. At sinasabi ng aklat ng gawa, ito ay gawain ng Banal na Espiritu. Pinangako ng ating Panginoon ang Banal na Espiritu. At ang sabi ng ating Panginoon sa kanila, huwag muna kayong umalis. At sila napunta sa upper room doon sa Jerusalem. At samantalang sila nananalangin sama-sama, tinanggap nila ang kapangyarihan ng Banal na Espiritu, kaibigan. At nung tinanggap nila ang kapangyarihan ng Banal na Espiritu ngayon, sila'y naging saksi sa ating Panginoon, bagamat sila'y pinipigilan ng mga
sasardote nung panahon na yon, yung mga lagad na ng simbahan, pero hindi sila mapigilan sapagkat ang kapangyarihan ng Diyos ay nasa kanila. Kaibigan, ang iglesia ay lumaganap at dumami ang kanyang bilang at ang sabi araw-araw ang tumatanggap sa ating Panginoon na bilang kanlang tagapagligtas ay 3,000, may 5,000, kaya nga lumaki ng lumaki ang bilang ng iglesia bagamat noong panahon na yon ay illegal ang Kristyanismo, pero lumaki ang bilang ng iglesia. Kaibigan, meron pa rin isang karanasan sa Biblia. Ito ay natala sa aklat ng Gawa, Kapitulo 16, samantalang si Apostol Pablo at gayon din si Silas ay napunta sa Pilipos, nakita nila ang isang babaeng merong masamang espiritu, pinagaling nila, at pagkatapos ngayon sapagkat hindi na pwedeng pakinabangan ng mayari sa babaeng ito, kaya nga ngayon pinagpapalo si Apostol Pablo at ang sabi sa kanila, sila'y gumagawa ng kaguluhan. Kaya hindi lamang pinagpapalo, sila ay ibinilanggo. At ang sabi sa ating Biblia, nung sila'y nabilanggo, ayon sa 16 ng Gawa, ating simulan sa versikulo 24, nang kanilang matanggap na ang utos na ito, kanyang ipinasok sila sa kaloob-looban ng bilangguan at ikinabit ang kanlang mga paa sa mga panggapos. Subalit, ang sabi sa atin sa versikulo 25, ngunit nang maghahating gabi, sina Pablo at Silas ay nanalangin at umaawit na mga himno sa Diyos at sila'y pinakinggan ng mga bilanggo. 26, at biglang nagkaroon ng isang malakas na lindol anupat ang mga pundasyon ng bilangguan ay nayanig. Agad na nabuksan ang lahat ng mga pinto at nakalag ang mga tanikala ng bawat isa. Kaibigan, ano nangyayari o ano nangyari? Sila ay nalalangin. There is power in prayer. Kung gusto mo, kaibigan, na magkaroon ka ng power sa araw-araw, umagang-umaga ang iyong sarili ay ilapit mo sa Diyos. Manalangin ka sa Kanya sapagkat ang Diyos ay tumutugon sa panalangin ng Kanyang mga anak. Kaibigan, ito ay isang magandang halimbawa na dapat nating tularan na ang manalangin sa ating Panginoon. At ang sabi pa ni Apostol Pablo sa 1 Tesalonica 5:17 at 18, manalangin kayong walang patid. Ibig sabihin, ano man ang ating ginagawa, maging tayo na sa mga sasakyan, naglalakad sa daan, maging tayo na sa mga bahay natin, maging tayo kumakain, ano man ang ating ginagawa, ang sabi, manalangin kayong walang patid. Sa lahat ng bagay ay magpasalamat kayo sapagkat ito ang kalooban ng Diyos kay Kristo Jesus para sa inyo. Kaya ang sabi sa atin, tayo ay manalangin ng walang patid. Magpasalamat tayo sa Diyos. Kaibigan, sa umaga tayo magpasalamat sa Diyos sapagkat sa dami ng mga taong natutulog hindi na nagising. Pero tayo ay ginising ng ating Panginoon. At pagkatapos sa ating pagtatrabaho, binigyan tayo ng lakas ng ating Panginoon. Iningatan tayo sa ating paglalakbay. May mga taong naglalakbay kung minsan ay nabundol ng hasakyan at pagkatapos ay namatay. Pero tayo sa gabi, tayo matutulog, kaibigan, ating ipagkakaloob ang ating mga sarili sa ating Panginoon. Yan ang panahon na dapat nating bigyan ng pansin, kaibigan. At anuman ang panahon na ating pinalipas, kaibigan, hindi na pwedeng makuwang muli ang panahon na yan. Hindi katulad ng ibang mga bagay kapag ka ating ngayong binalam o pinalipas at pwede nating kunin na muli. Pero ang oras na ating pinalipas, hindi na pwedeng babalik ang panahon na yan. Kaya nga sa gabi, tayo manalangin sa Diyos bago tayo matulog.
ng Diyos ay papatnubayan tayo ng kanyang mga piling anghel, kaibigan. Meron pa rin sinasabi si Apostol Pablo dito sa aklat ng Roma 13:11-14. Ito ang ating mababasa. Bukod dito'y alam ninyo ang panahon na ngayon'y oras na upang magising kayo sa pagkakatulog. Sapagkat ngayon ay higit na malapit na sa atin ang kaligtasan kaysa noong tayo'y sumampalataya ng una. Ang sabi, kasi kung minsan ang mga Kristiyano ay nakakatulog sa kanilang pananampalataya. Matandaan natin yung sa chapter 25 ng aklat ng San Mateo, yung 10 mga dalaga ay nakatulog sila samantalang inaantay nila ang kasintang lalaki. At nung dumating ngayon ang anunsyo na riyan na ang kasintang lalaki, sila ngayon ay nagising. At sa kanilang pagkakagising ngayon, yung 5 ay kulang ang kanilang langis o wala siyang lalangis sa kanilang mga ilawan. Pero yung naghanda ay meron silang langis. Kaya nga sila ang nakapasok sa kaharian ng ating Diyos. Kaya ang sabi dito ng Apostol Pablo, bukod dito alam ninyo ang panahon na ngayon oras na upang magising kayo sa pagkakatulog. Sapagkat ngayon ay higit na malapit na sa atin ang kaligtasan. Ang sinasabi ni Apostol Pablo, malapit na ang kaligtasan kaysa noong una tayo ay nanampalataya. Subalit kaibigan, sa ating panahon ngayon, ilan kaya ang naghahanda sa kanyang malapit na pagparito? Kung mag-aanunsyo ang mga telebisyon at saka radyo na sinasabi merong darating na malakas na bagyo, magkakaroon ng panic buying ng pagkain, ng inumin. Pero kapag sabihin natin na kayo'y maghanda at malapit nang dumating ang ating Panginoon, ilang kaya ang naghahanda? Kaya ang sabi sa atin, malapit na ang ating kaligtasan. At ang sabi, malalim na ang gabi at ang araw ay malapit na. Ano ba yung sinasabing malalim na ang gabi? Merong mga nangingisda nang sabi nila na kapag ka ang buwan ay maliwanag, medyo mahirap mangisda. Pero kapag ka malalim ang gabi, para bagang wala kang nakikita sa iyong paligid at pagkatapos ngayon meron kang ilawan, ang mga isda ay lumalapit. Kaibigan, malalim na ang gabi sa ating panahon ngayon. Sapagkat sa ating panahon ngayon, ang daming mga krimen, ang daming mga pangyayaring hindi na kanais-nais. Kaya ang sabi, malalim ng gabi at ang araw ay malapit na, kaya't iwaksin na natin ang mga gawa ng kadiliman at ating isakbat ang mga sandata ng liwanag. Lumakad tayo ng maayos gaya ng sa araw, huwag sa kalayawan at paglalasing, huwag sa kalaswaan at sa kahalayan, huwag sa mga awa-away at paninibugho. Kundi isuot ninyo ang Panginoong Hesukristo at huwag ninyong paglaanan ang laman upang masunod ang mga pagganasa nito. Kaibigan, narito ang payo ni Apostol Pablo. Pero gusto kong ulitin, kaibigan, ang panahon ay ating gugulin sa pakikipag-usap sa ating Diyos, because stewardship is relationship. At bilang karelasyon natin ang ating Panginoon, hindi ba kaibigan nakakatuwa na ating sabihin sa Kanya ang ating damdamin? Hindi ba kapag ka ikaw ay may kaibigan at pagkatapos kayo ay nag-uusap na nakakatuwa ang inyong pinag-uusapan, hindi ba naliligayahan ka, kaibigan? O ang ating Panginoon, nakakatuwa na sabihin natin sa Kanya ang ating pangangailangan. Purihin natin Siya, pasalamatan natin Siya. Kaibigan, kapag ka ating ginawa ito, mula sa umaga, ikaw ay makakasumpong ng kasiyahan sa ating Diyos. Ikaw ay magkakaroon ng kalakasan sa iyong pananampalataya. Kaibigan, napakagandang kausapin natin ang ating Diyos sapagkat Siya'y tumutugon sa ating mga panalangin. Bago tayo manalangin, nais kong basahin ang sinasabi ng ating Biblia sa aklat ng
San Juan Kapitulo 15, versikulo 7 at 8. Ang wika, "Kung kayo'y mananatili sa akin at ang mga salita ko'y mananatili sa inyo, hingin ninyo ang anumang inyong nais at ito'y gagawin para sa inyo." Sa pamamagitan nito'y naluluwalhati ang aking Ama na kayo'y magbunga ng marami at maging mga alagad ko. Kaibigan, tayo lumapit sa ating Panginoon. At ako'y naniniwala, kaibigan, at sumasampalataya, ang Diyos ay nakikinig sa atin, dinidinig ang ating mga panalangin, sapagkat ito ang Kanyang pangako sa atin. Tayo ay manalangin. Dakila at mapagpala po naming Amang Diyos, napakabuti po ninyo sa amin. Inyo pong pinagkaloob sa amin ang isang mahalagang pag-aaral. Napakasarap na kausapin namin ang aming Diyos sapagkat siya'y nakikinig sa aming mga panalangin. At sa aming mga kasalanan, nagpapatawad ang aming Diyos. Marami pong salamat, Panginoon. Aking pong nilalapit ang aking kaibigan, O Diyos. Pagpalain po siya. Ang mga suliranin, mga hamon sa kanyang buhay, Panginoon, palakasin po ang kanyang loob na kanyang harapin ang mga ito at bigyan po ng katugunan, Panginoon, ang kanyang panalangin sa inyo. Pagpalain po ninyo ang kanyang tahanan, maging langit-langitan nawa sa lupang ito, O Diyos. Pagpalain po ninyo ang kanyang mga pananim. Pagpalain po ninyo ang mga nanunungkulan sa aming bansa simula sa aming Pangulo hanggang sa mga leader o nanunungkulan sa mga barangay. Pagpalain po ang mga doktor, ang mga nurses at gayon din ang mga sundalo na nagbabantay parang aming bansa ay maging tahimik at ang aming mga pulis. Pagpalain sila, O Diyos. Maraming salamat, Panginoon, sa inyo pong pagtugon sa aming panalangin. Kami po'y nanampalataya ang aming Diyos ay tinugunan ang aming panalangin sa pangalan po ng aming Panginoong Hesus. Amen. Kaibigan, napakabuti ng ating Panginoon. Ang Diyos ay tumutugon sa ating mga panalangin. Pagpalaing kanawa ng ating Panginoon. Maraming salamat po, Pastor Romy. Mga kaibigan, lagi po nating tandaan na stewardship is relationship. Katulad po ng ating Panginoon, nagkaroon po siya ng, nandito po siya sa lupa, nagkaroon siya ng personal na relasyon sa ating Panginoon sa pamamagitan ng pananalangin. Parang ginugol niya yung buong oras niya manalangin doon sa bundok. At sana po ito'y maging inspirasyon sa bawat isa sa atin upang magkaroon din tayo ng personal or may communion tayo sa ating Panginoon. Kung kayo po ay may mga katanungan o nagnanais sa makakuha ng mga libreng babasahin na aming pinamimigay, maaari po kayong tumawag o mag-text sa 0917-1742-777. Inuulit ko po, 0917-1742-777. O kaya naman sa 0968-8536-607. 0968-8536-607. At ang atin pong toll-free number, i-dial lamang po ang 1-800-132-20196. 1-800-132-20196. At ang atin pong Facebook page, i-search lamang po ang Adventist World Radio Manila sa inyong mga Facebook search engines. At maaari rin po kayo magpadala ng email sa connect@adventist.ph. Maraming salamat po mga kaibigan sa inyong patuloy na pagtangkilik sa ating palatuntunan. Ito pong programang ito ay hatid sa inyo ng AWR Manila at sa atin pong pansamantalang paghiwa-hiwalay, baunin po natin ang mga salita ng ating Panginoon sa Isaiah 59:1. Narito po ang kamay ng Panginoon ay hindi maikli na hindi makapagligtas, ni hindi mahina ang kanyang pandinig na ito'y di makarinig. Bukas pong muli. Ang Tinig ng Pag-asa, isang palatuntunan sa radyo na nagsasabing si Jesus ay muling darating, tiyak na darating at malapit nang dumating. Kaya kaibigan, kumandatan siya sa lubunin.
my plea, yet Heavenly Father's timing is just not up to me. In hopes of greater faith, I give my will to the Lord and just be still. I know that He's God. In the Lord's time, the blessing becomes mine. In the Lord's time, what I seek I shall find. If I never quit knocking or talking to Him, I know He'll answer. He always answers. He hears me and the answer comes in His time. All my heart I give Him, each day in fervent prayer. His gentle spirit fills me to let me know He's there. And as I humbly strive to seek the will of the Lord and just be still, I know that He is God. In the Lord's time, the blessing becomes mine. In the Lord's time, what I seek I shall find. If I never quit knocking or talking to Him, I know He'll answer. He always answers. He hears me and the answer comes in His time. He loves me, so the answer comes in His na pumasok sa landas na pinapangarap. Ngunit iyong pagkaisipin na kung ikaw ba'y handang salubungin siya, gusto ni Jesus ay makasama ka. Ang panahon malapit na, malapit na ang pagdating niya. Umanda ka, umanda na, umandang salubungin siya. Ikaw, ako, tayong lahat, lahat magkakasama. Walang mawawaglit kahit isa. Kay sarap manahan doon sa langit na bayan. Tuwa at kasiyahan ang mapagpakinggan. Walang mararanasan na mga kapighatian. Doon sa Ama ang buhay na walang hanggan. Ang panahon malapit na, malapit na ang pagdating niya. Umanda ka, umanda na, umandang salubungin siya. Ikaw, ako, tayong lahat, lahat magkakasama. Walang mawawaglit kahit isa. Ang panahon malapit na, malapit na ang pagdating niya.
Humanda ka, humanda na, humandang salubungin siya. Ikaw, ako, tayong lahat, lahat magkakasama. Walang mawawaglit kahit isa. Ikaw, ako, tayong lahat, lahat magkakasama. Walang mawawaglit kahit isa. Walang mawawaglit kahit isa. Every hour of every day, someone somewhere is praying for the outpouring of the Holy Spirit. Seven, seven, seven. Praying at 7 a.m. and 7 p.m. 7 days a week.